Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Magandang gabi po sa inyo lahat at sa lahat po ng mga follower ng Gabay sa Kalusugan Facebook page. Hi po sa inyo lahat. Ngayong gabi, ang ating pag-uusapan ay mahalaga, no? Kasi napansin ko po sa nakalipas na 2 buwan, ay marami pong nakakaranas ng tinatawag na stress. Halos sa ngayon yata, lahat naman eh. Wala naman tao yata ang hindi nakakaranas ng medyo nag-aalala, may takot, tinatawag na hindi nating alam ano mangyayari, walang katiyakan, uncertainties na tinatawag, no? Bagamat ang mga tao, sanay naman ma-stress sa araw-araw, sa mga may edad, lalo na po kung meron po kayo mga sakit, halimbawa, alta presyon, diabetes, asthma, ulcer, GERD, hindi makatulog at kung ano-ano pa, maaring lumalala po sa panahon ngayon. So, napili ko pag-usapan ngayong gabi ay tungkol po dito sa tinatawag na stress, anxiety, panic attack, o tinatawag niyong napapraning yung iba, balisa, no? Sana ho, intindihin natin, no, na lahat tayo nakakaramdam ng ganyan. Yung tinatawag nating stress, kasama na natin yan mula sa nung tayo'y pinanganak hanggang ngayon. Iba-iba ang level ng stress ng tao. Halimbawa, magbibigay ako halimbawa. Meron po dyan na estudyante na bumagsak sa kanyang examination, baliwala. Meron naman dyan iba, bumagsak, hindi na makatulog, hindi na makakain, nagkulong sa kwarto, ayaw nang lumabas ng bahay. At yung pagtanggap natin, individually, iba-iba. Yung iba dyan, walang pera. Okay lang, sanay naman ako. Yung iba, naku, ano nang gagawin ko? Mawalan na ako ng trabaho. So, ngayon siguro, ang gusto kong talakayin, ano po ba yung mga masamang epekto ng stress sa atin? Lalo na kung ito'y tumagal-tagal. So, bibigyan ko kayo ng magandang halimbawa. Halimbawa, naglalakad kayo sa isang lugar, pauwi na kayo sa madilim na daan, biglang may sumigaw na, "Hoy! Ikaw naman, nakatalikod ka, biglang natakot ka. Uy, bakit ako sinigawan?" So, ang unang reaksyon yan, dahil dun sa akala mo, may panganib sa buhay mo o may mangyayari sa'yo, ang katawan mo ay magre-react ngayon dun sa stress. Yung tinatawag nga natin na fight or flight. Ibig sabihin, lalaban ba tayo o tatakbo tayo? So, normal yan sa isang tao. But during this short period of stress, sandali lang, nagbabalik ulit sa normal ang ating katawan. So, during the time na na-stress ka, kailangan mo siyempre ng more blood sa brain. Lalaki ngayon yung mata mo, pagpapawisan ka na, yung heartbeat mo medyo bibilis, yung paghinga mo magiging malalim at mabilis. At nandyan yung mga katawan mo, lahat ng mga muscle mo magkakaroon ng duguyan in preparation para doon sa anong plano mo kung lalaban ka o tatakbo ka. Dahil pareho yan, lumaban ka o tumakbo ka, kailangan mo ng energy. So, kung itong stress na to ay matagal nangyari sa inyo, dyan na tayo nagkakaproblema. So, ulitin ko lang ha, lahat tayo nakakaranas ng stress. Ang ayoko lang po bilang doktor, na pag nakita ko yung mga pasyente ko ngayon, napansin ko ang dami pong tumataas ang blood pressure. Napansin ko, hindi makatulog, nandyan na yung kumakabugang dibdib, tumataas ang asido ng tiyan, kinakabag yung iba, napapadalas ang CR, yung iba hindi naman makadumi. Itong mga ito ay reaction natin sa stress. Iba pa yung pagsakit ng ulo, nahihilo, masakit ang kalamnan, walang gana, wala sa mood, irritable. Lahat po ito ay maari doon sa nararamdaman nating takot sa ngayon. So, ang gusto kong pag-usapan, ano-ano ba yung mga level na ito? Halimbawa, kung normal pala na ang isang tao ay dumadaan sa matinding stress ngayon, o tinatawag natin may anxiety attack. Pag sinabing anxiety disorder, ibig sabihin yan,
matagal na yung problema. Baka wala pa itong problema natin sa COVID, ay marami na pong dinadaing yung pasyente. So, una, anxiety or anxious, balisa, nag-iisip, may kasama ng depression, malungkot, nagkukulong. Pag naging ano na yan, panic disorder na yan, palagi na lang na takot ka, na palagi akala mo, andiyan na, naku, ano na mangyayari? So, nandyan yung mga pasyente na madalas dumaing sa akin, eh, Dok, paano kung ininom ko to? Baka may side effect. Eh, paano naman pag may side effect? Saan ako pupunta? Ibig sabihin, pinangungunahan mo na. So, nagiging advanced yung thinking mo na purus negative. May tinatawag na society anxiety disorder, yung ayaw mo makihalubilo, natatakot ka na baka may masabi, parang gusto mo magkulong na lang o solohin mo na lang yung sarili mo. Wala kang pagkumain, gusto mo mag-isa, may mga ganon. May tinatawag na post-traumatic. Ito kadalasan yung naririnig natin sa mga sundalo na sumabak sa gera. Tinatawag nyo na post-traumatic stress disorder or PTSD. Nangyayari naman yan, maski hindi sa sundalo. Kasi akala na iba, sa sundalo lang yung mga post-traumatic eh. Hindi ho, nangyayari din yan sa mga domestic violence, yung mga bully. Yan yung mga pasyente na dumadaing na kasi may nangyari nung araw eh. Na experience ko na nung bata ako, binuli ako. O yung sa sundalo naman, nakakita ako ng bakbakan at nakita ko yung kasama ko, ganito nangyari. Hanggang sa napapanaginipan nila yan, nagkakaroon sila mga nightmares. Nandyan na yung madali na silang parang alerto, parang konting ingay lang. Aba, pwedeng napabunot na ng barel. O kaya konting ano lang, may konting ingay lang. Meron na kagad silang hawak na batuta o kung ano man pang pukpok. So yun yung tinatawag natin post-traumatic. Meron naman tinatawag na specific phobias. Pag sinabing specific phobias, yung takot ka sa height, oh, takot ka sa tubig, takot ka sa sumakay ng barko, takot ka sumakay ng eroplano, yan yung mga panandalian lang. Hindi ka naman araw-araw sasakay ng barko, hindi ka naman araw-araw sasakay ng elevator, halimbawa. So, yan yung mga tinatawag na phobias, specific phobias o takot. Pero, meron naman tinatawag na generalized anxiety disorder. Pag sinabing generalized, ito po yung lahat ng bagay. Hindi lang yung takot na mawalan ng trabaho. Ito yung, nako, mawalan akong trabaho. Ano na susunod? Nako, yung BP ko lalong tataas. Magkakasakit ako, wala akong pambili ng gamot. Wala. Nagkaroon na ng parang nanganak na yung mga problema. So sa lahat po ng ito, maaaring kailangan ng tulong ng isang psychiatrist. Psychiatrist, ito yung magbibigay sa inyo ng nararapat na gamot. Pero hindi naman kayo bibigyan agad ng gamot eh. Dahil yung tinatawag na parang pakikipag-usap, no? Someone to talk with. Minsan, pag meron po tayong nararamdaman ng pangamba o takot, kailangan meron tayong isang taong pinagkakatiwalaan na masabi natin ang problema. Ito namang sinasabihan natin, minsan hindi sila makapagbigay ng solusyon, pero enough na po yung meron kang nasasabihan. Kaya nga, palagi sinasabi, kung may problema, pag-usapan, kaibigan man, kamag-anak man, anak nyo o nanay nyo o magulang nyo, kailangan mailabas lang. Nakakatulong na malaki yon para mabawasan. Minsan, meron ako narinig sa isang pasyente na, Dok, parang ayoko na, suko na ako. Hindi ako makatulog, nahirapan ako. Lahat, dinain niya. Nung inalam-alam ko yung history, siyempre, minsan, mahalaga yung kinakausap mo lang eh. Nagsabi siya, na nag-umpisa yung kanyang nararamdaman mula yung kanyang apo ay nag-abroad, dinala na ng magulang. Kasi nung araw, nung nagtatrabaho pa yung magulang nitong bata, yung kanyang apo, ay iniwan muna sa kanya ng mga 5 taon. Nung medyo naging maganda na yung kanilang buhay sa ibang bansa, dinala na nila yung bata. At mula nun, doon nag-umpisa yung kanyang anxiety. So, minsan, sandali lang, pero as I've said, kung ito'y tumatagal, baka magbigay ng medical problems. Pero sa isang banda, meron naman po mga sakit na nagbigay naman ng ganitong pakiramdam. Halimbawa, yung mga may thyroid problem, hyperhypothyroidism, or any problem na may kinalaman sa chemical ng brain ay maaaring makabigay ng pinsala na nagkakaroon siya ng anxiety or palaging ninenerbios, mabilis ang tibok ng puso. So, ito ay maaaring related naman dun sa kanyang sakit.
Kaya mahalaga na pag pumunta sa isang doktor, ina-assess maigi kung ito bang nararamdaman nyo, dinadain nyo ay related dun sa inyong karamdaman, ang aayusin natin yung karamdaman nyo. Pero kung ito naman ang anxiety nyo, ang dahilan kung bakit nagkaroon ka ng nararamdaman, ayusin naman natin yung inyong anxiety or panic disorder. Maaring gamot or mga self-help na ating pag-uusapan mamaya. So, ano pong nangyayari sa katawan natin? Pag-usapan natin, ano bang epekto ng matinding anxiety, matinding stress sa atin? So, pag-uusapan natin, ano yung mga changes? So, unahin natin sa brain. So, hanggang brain, tapos pababa, at tingnan natin, ha? So, i-discuss ko sa inyo at pakinggan nyo maigi. Hindi nyo na kailangan magsulat. Mamaya, ipopost ko yan sa Gabay sa Kalusugan. So, unahin natin sa brain. Sa brain, nagkakaroon ka ng parang blankong pag-iisip. Difficulty of concentrating. Tinatawag na brain fog. Yung parang, ano, naghangka. Parang blanko. Nandyan na yung, dahil sa sobrang anxiety, lumahantong sa depression. So, minsan, huwag natin sabihin na, oh, nasa isip mo lang yan. Kau naman ang hinanalob mo. Hindi po tama yon. Kasi ho, hindi nyo nararamdaman yung nararamdaman nila. So, maaaring akala nyo, umaarte lang, nagdadrama. Huwag nyo pong isipin ganon. Dahil walang taong gusto makaramdam ng ganong pakiramdam. So, nagiging irritable. Tapos, pag sinabihan ka ng kanyang problema at ito'y binaliwala mo, lalong nagiging moody, nagagalit, o minsan ina-isolate na sa sarili nila. Iisipin nila, eh, wala naman pala mangyayari. Maski sabihin ko, nahusgahan pa ako. Kaya nga, huwag kayong judgmental. Di ba? So, mahalaga yan. So, pagdating naman sa cardiovascular, yung blood flow nyo humihina. Nagkakaroon ng blood constriction. So, palagi kang ganyan eh. Parang muscle mo naninigas. Masakit palaging batok mo. Masakit yung balikat mo. Pati sikmura mo. Lahat yan, igawa sa muscle. Nagkakaroon ka ng chest discomfort, chest pain. Tumataas ang blood pressure, nagkakaroon ng palpitation na mataas ang chance na magkaroon ng heart attack and stroke. Pagdating sa joint and muscle, baka sabihin nyo, bakit ano naman kinalaman sa joint and muscle? Eh, maniwala kami, tao na pag-depressed, masama loob, galit, ang sakit ng mga joints, ang sakit ng kalamnan, madalas pinupulikat. Hindi lang sa binti, pati po sa hita, minsan sa tiyan, minsan dito po, hanggang dito sa mileg. Kaya madalas kong sabihin, yung isang indication ko ng stress sa isang tao, palaging dumadayo, masakit yung batok, masakit yung upper back. Kadalasan upper back. Tapos andyan yung muscle niya nagtutwitch. Parang kumikindat-kindat. Kala mo may nakitang sexy o maganda. Ayan. So ano pa? Nandyan na po yung bukod sa muscle, joints, nandyan na yung immune system humihina. So sa immune system, understood naman yun eh, kasi hindi ka makakain ng maayos. Masyado ka nag-aalala. Eh, sino bang nag-aalala na may anxiety, may pangamba, na nakakakain pa ng maayos o nakakatulog maayos? Siyempre, lahat ito, maapektuhan yung immunity nyo. Mas madali ka ngayong kapitan ng mga sakit. Mga virus, bacteria. At kung nakasakit ka naman, ang tagal mo makarecover because yung immune system nyo naapektuhan. Then, sa balat, aba, nandiyan na yung nakaka-pimples, rashes, dryness of the skin, falling hair. Nakaramdam siguro kayo niya, naka-experience kayo ng madalas naglalagas ang buhok. Lately, maraming ganyan. Sa kuko, mapapansin nyo, brittle. Isang sign din na bumabagsak ang immunity nyo, yung daliri nyo. Nagkakaroon ng parang puting guhit. Pag tinignan nyo yung mga daliri, yung kuko mismo, bakit may mga parang kinayod na nyog dyan, no? Na puti-puti. Those are sign of pwedeng too much stress. Na bumaba yung zinc na isang mahalagang minerals para sa immune system ng isang tao. Kaya na madalas yung marinig, di ba, mga supplement, pag may zinc to boost your immune system, may relationship po yan, may kinalaman. Sa sikmura, nandyan na po yung palaging parang hinahangin, kinakabang, di matunawan, nandyan na yung kakakain lang, minsan nasi CR, yung iba naman dyan, hindi makadumi. Madamat, yung iba marami kinain pag stress, yung iba konti kinakain pero napansin na nagbabago yung panunaw. Palaging tumataas ang asido ng tiyan, nagdidighay, palaging nagburp. Meron palang kinalaman sa sobrang stress na ng isang tao. Then reproductive system, kung lalaki, maaari makaramdam yan ng medyo mahina na si Manoy.
No? Kaya yung mga lalaki, ha, bakit mahina si Manoy? Eh, yung pala, may kinalaman dun sa too much stress. Nawawalan ng libido or gana, sexual, no? Nawawalan. Nandyan na po yung sa babae, maari maging irregular ang menstruation. Kaya may mga babae siguro nakikinig ngayon na nung naging irregular mens nila, pumunta sa OB, ang sabi ng OB, ikaw ba, na-stress lately, baka naman na hindi ka nakakatulog. At nagiging irregular ang mens. Eh, meron namang iba na nasa menopausal stage na, aba bigla naman nagkaroon ng mens. These are hormonal changes related to too much stress or anxiety. Okay. So, itong mga sinabi ko ay mailan-ilan lang, pero iba-ibang tao, iba-iba nararamdaman. So, ano yung mga dapat gawin? So, bigyan ko kayo ng konting advice. Mahalaga po yung tulungan nyo yung sarili nyo. So, minsan meron sinasabi na walang makakatulong sa'yo kundi sarili mo. Kasi kailangan po, sa ayaw sa gusto, kailangan may effort ang pasyente. Sa lahat ng uri ng sakit, hindi yung pagbigay lang ng gamot, inumin mo itong tableta o kapsula, gagaling ka na. Marami po ako na-encounter. Maski na sino pa doktor, maski na sa mamahalin na hospital pa sila magpunta, nahirapan mag-improve ang kondisyon nila because yung discipline, because yung motivation, encouragement ng relatives, importante rin. So kung meron kayong kasama ngayon na nanonood ngayon na maaaring nakaramdam nito, support each other. Sa isang pamilya, hindi naman isa lang ang nalulungkot ngayon sa mga nangyayari. Kung estudyante, baka malungkot dahil hindi pa natapos ang kanyang eskwelahan, graduating na pala siya, o kaya pwede rin naman na masayang-masaya dahil babagsak, nakalusot. Eh, depende, no? Depende yan sa ano, estudyante. Pero, tulungan nyo po yung sarili nyo. Number one, the more po kayong nakahiga na wala kayong ginagawa, parang naghihintay na lang na gumaling na walang ginagawa, wala hong mangyayari dyan. That is very important na i-discuss sa inyo. Mas kinabigyan ka ng mga anxiolytic o mga gamot para sa anxiety, without the effort, yung kayo mismo na gagawin yung mga dapat gawin, walang mangyayari. Ano number one na dapat gawin? Kilos-kilos. The more na kumikilos kayo, maski sa loob ng bahay, huwag niyo pong sabihin na quarantine ngayon, hindi kayo maka-exercise. Yung unang baitang sa hagdanan, akyat baba ka lang doon sa unang baitang. Bigyan natin ng siguro 5 to 10 minutes muna. Kung first time yung gagawin, 5 to 10 minutes lang. Every day, akyat baba, ganun lang. Kung ayaw mong ganun, mag-marcha ka sa isang tabi. Doon ka lang sa isang sulok. Pilitin nyo, ma'am, sir, kailangan nyo gawin to. Mag-marcha ka lang. Nag-marcha lang. Stationary lang. Ganyan-ganyan lang. Taas paa. O, ganyan-ganyan lang. Parang budots-budots lang. Diba? So, gawin nyo po yan. Sumunod, pilitin nyo na kumain. Sa pagkain naman, pilitin nyo naman yung kainin, yung mga pagkain na masustansya. So, pagdating sa masustansya, gulay, prutas naman, number one yan eh. Maski anong gulay, anong prutas. Pero mamaya, didiscuss ko, may specific na gulay at prutas na maganda para sa mga dumadaan sa anxiety o balisa o hindi mapakali. Okay. Sa ngayon, yung mga news, alisin nyo yan, syempre. Kung ang mga news nakakadagdag sa inyo, nandyan na yung na-stress kayo dun sa mga balita na wala tayong naririnig na maganda, lipat nyo muna, makinig muna kayo ng music, manood na lang kayo ng mga palabas, no? Marami naman ngayon na form of entertainment, no? Isipin nyo, nung panahon ng 1918 na merong Spanish flu, wala pang internet, walang cable. Di ba kawawa yung mga tao noon? Ngayon, ang dami na natin form na pwede mag-enjoy. Pa-TikTok, may mga yung mga ganyan, gawin nyo. Okay lang yan sa akin. Basta kung saan kayo mag-enjoy at maalis muna yung inyong isip dun sa nagkukos ng inyong pangamba. Gawin nyo yung bagay na interesado kayo. Ano ba yung mga bagay na interesado kayo nung araw? Ngayon, nasa bahay lang kayo, gawin nyo. Kung kayo po'y mahilig halimbawa na magluto, di magluto. That's one form of recreation, lalo na sa mga misis. Sa mga lalaki, kung di mo pa na-try maglaba kayo, linis ng bahay. Gumawa ka ng bagay na hindi nyo pa nagawa noon na tingnan nyo, mga misis, challenge yung mga asawa nyo, gawin yung ginagawa nyo at baliktarin nyo kung pwede nga si ma'am naman gumawa nung ginagawa ni sir. No?
So challenge natin, ano pang kailangan? Yung mga meditation, yoga, form of exercise din yan na pwede niyong gawin. Ayun yung mga tatawag na complementary alternative therapies, no? Yoga, tai chi, yung mga ganyan. I'm sure may magsasabi, magdasal. Eh, yung dasal, given na yun, lahat naman tayo dapat magdasal. Di ho ba? Humingi ng tulong, lahat yan. Dapat nga, hindi lang sa ngayong panahon, no? Dapat araw-araw, nagpapasalamat tayo at nagbibigay tayo ng blessing sa iba. Nagsishare tayo ng blessing. So, nandun na tayo sa kumain ng tama. Matulog pa rin, sa oras pa rin. Gawin nyo may routine kayo. So, kung for example, ang routine ninyo, pagising sa umaga, lista nyo na anong gagawin nyo. Dapat nung gabi pa lang, nalista nyo na yung gagawin nyo at sundin nyo yung routine na yun. O, gantong oras, ganito. Gantong oras, ganito. Pagkatapos, o, basta itong oras na to, manunod lang akong TV. O, alisin natin yung mga TV na mga news. Kung gusto nyo, yung mga pinapanood nyo, yung mga Korean telenovela, okay na rin yan. Pero, wag naman kayo iigak. Kasi minsan, pag umiiyak yung idol nyo, kayo rin umiiyak eh, no? Parang eng-eng din minsan eh. Nagtataka ako, bakit? Teka nga, bakit ka umiiyak? Eh, kasi na pala eh. Namatay yung ano eh. Nasagasaan ako, yung mga ganyan. Okay, broken hearted. Okay, manunod ng ganyan. Eh. Masasama lang ang loob nyo, ha? Okay? Tapos, ano pa? So, marami ba sa inyo na nakikinig ngayon na nararamdaman yung mga sinabi ko na ninenervyos, hindi mapakali. Lahat ng mga binanggit ko kanina, ha? Actually, ang dami na natamaan dyan, I'm sure. Then, ano pang pwedeng gawin? Ito, iisa-isayin ko, ha? Meron akong ginawang small note na mamaya, ipopost ko mamaya para mabasa nyo, no? So, unang-una, gusto ko malaman nyo, walang blood test. Walang blood test para malaman kung kayo po ay may anxiety o wala. Yan ay base lang sa interview o sa pakikipag-usap ng doktor. At malalaman namin bilang doktor, pag in-assess namin na yung sakit nyo ay yung pala related sa anxiety. So it's the assessment of your doctor. Ngayon, pag nakita na isang doktor na talaga baka kailangan natin ng mga psychiatrists, psychologists. So yung psychologist will talk to you, alamin kung ano yung mga nagbabother sa'yo. Importante, mailabas nyo eh. Masabi nyo kung ano lahat yan, identify nyo. Ngayon, so ano yung mga pwede nyong gawin, no? Sa pagtulog mo na, maraming nakikinig ngayon na may problema sa pagtulog. Eh. Ito po yung ina-advise ko. Number one, kung pwede, bago matulog sa gabi o bago humiga, maligo ng warm water to relax you. Kasi yung warm water nakakatulong para relax kayo. Eh. Ano pang pwede? Pwede pong ibabad yung paa. Ina-advise ko rin po ito, no? Sa maliit na siguro, ang planggana bang tawag doon, o timba. O, sa timba, pwede naman din siguro, no? Ibabad nyo yung paa nyo sa warm water. Warm water. Lagyan nyo ng konting salt kung gusto nyo. May magtatanong, Dok, lalagyan ko ng salt? Ah, pwede. Lagyan mo ng sili. Lagyan mo ng paminta. Pwede naman yan. Hindi mo naman iinumin yan, ha? Pagkatapos, ha? So, pwede naman. Pero para sa akin, tama na yung salt. Kung Epsom salt, mas maganda. Ako, sa mga pasyente ko, charcoal soap na. Charcoal powder. Activated charcoal powder pinapagamit ko, no? So, nakaka-relax yun. So, mga 10-15 minutes, no? Kung may kasama ka sa bahay, eh, habang nakababad yung paa mo, konting hagod lang dito sa ulo, just to relax. Kailangan yung mga scalp massage na ganyan, no? Tapos, massage konti rito sa balikat. Okay. Medyo mainit ang panahon, pero ngayon, medyo umulan-ulan, no? Kung mainit ang panahon, minsan, isang dahilan yon. So, kailangan comfortable din po yung inyong tinutulugan mula sa uri ng kama nyo, komportable kayo, yung sa temperature ng kwarto, natural, mainit, talagang hirap matulog. Yung iba naman, pag giniginaw. Isa rin na napansin ko na nakakadaganda rin ng tulog ay yung pagsuot ng medyas. Aba, magsuot kayo ng medyas, pero hindi kayo magsasapatos, ha? Gusto ko lang ilinaw, mag-medyas lang kayo. Nakakatulong yan to keep your foot warm. Pag naiinitan po yung paa nyo, mas maganda ang tulog nyo. If you want to try that. Ano pa? Yung mga pag-inom ng gatas, non-fat milk. Napatunayan na nakakatulong yan sa serotonin natin. Ano pa? Yung chamomile tea. Yan, mga nabibili naman yan sa mga supermarket. Chamomile tea. Pwede rin yan. Make sure lang na pag nakahiga na kayo, o kaya mga 1 or 2 hours bago kayo humiga, sana, kung pwede, wala na kayong mga gadget.
wala na po yung silip-silip ka pa dyan sa gabay sa kalusugan. Huwag mo intindihin niya, kalokohan lang naman lahat ng pinopost niyan. Puros lang kalokohan, no? So, tingnan nyo sa umaga na, okay lang yun. Okay? Tapos, isa pa, huwag kayong hihiga na hindi ka naman inaantok. Kasi iba, nasanay na, nandun, nakababasa ng dyaryo. Habang gising na gising yung isip mo sa pagbabasa mo, syempre, hindi ka makatulog. Then, mahalaga rin sa akin na sa pagkain naman, wala tayong mga tsokolate, spicy foods, yung pag-inom ng kape o soft drinks, kakao, di ba? Maraming umiinom yan. Eh, pwede hong makadisrupt sa inyong pagtulog yan. So, yan yung sa pagkain. Pagdating sa mga pagkain naman na pwede nyong kainin na makakatulong para makalma kayo, aba, maganda pala yung saging. Siguro yung mga unggoy hindi nagkakastress. Kasi palagi sila nagsasaging. Yan, saging. Mansanas, pwede din, no? Yung mga pagkain na mayaman sa magnesium. So, ano ba yung mga pagkain na mayaman sa magnesium? Magnesium, spinach. Yan. Meron po mga, itong mga babanggitin ko po ay mga pagkain na mayaman sa magnesium na nakakatulong para makalma kayo. Spinach, okra. Huwag niya makainin yung butong. Yung okra mismo, steam lang. Pero huwag niyong lalagyan ng bagoong. Yung okra lang. Siguro konting asin lang kung gusto niyo. Okay? Avocado. Ayaw ko, panahon naman ngayon ng avocado. Kaso hindi naman maka-harvest yata. No? Then, mackerel. At sa mga mani. Ayan. Ah, sir, gustong-gusto to. Cashew. Kasoy. Walnut. Subukan yung bigyan yung mga love niyo ng walnut. Brazil nuts and almond. Yan medyo mahal, no? Wala kasing nabanggit na sungsong eh. Pero lahat daw ng beans, ang mga seeds, okay. Tulad ng pumpkin seed, yung buto ng kalabasa. Aba, maganda yun. Kasi kung na-stress ka, ganyan ka ng ganyan, no? Ganyan-ganyan ka. Lagi mo na lang iisip mo doon sa pagbiyak ng kalabasa, yung buto ng kalabasa. Saka buto ng pakwan. Yan. Mushroom. At sa sink naman, oyster. Eh, kaso, itong mga binabanggit ko, medyo mahirap dahil wala tayong... Saan naman tayo kumuha oyster ngayon? Siguro sa palengke meron, pero medyo mahirap sa ngayong sitwasyon. Pag nakawala na po kayo sa hawla, okay? Okay, mag-alala, mangyayari po yan in due time. Intay-intay lang, ha? Pag masyado nagmamadali. Okay. Then ano pa? Yung red meat, madagdag ko lang, no? Yung red meat, mayaman din sa sink. So, makakatulong din niya sa mga depressed, no? But as much as possible, hindi po yung mga prinito. Kung maaari, yung siguro, inihaw, ganyan, wag na yung mga prinito. Ano pa? Chicken. Chicken, okay din. So, ito yung mga pwede, no? Mamaya ipopost ko kasi napakarami at ito naman program natin. Ginawa kong 30 minutes lang. So, mamaya ipapaliwanag ko pa ng husto, no? By the way, if you remember, about 2 days ago yata yun eh, nagpa-contest ako, di ba? Yung sa free na bibigyan ko ng premyo na surgical face mask. Ang aking kondisyon ay heart-heart. Tsaka, isi-share nyo yung post ko na publicly seen. Ibig sabihin, maski hindi tayo friend, masilip ko. So, tinignan ko yung iba. Mas marami po hindi publicly share. Yung iba naman hindi heart-heart. Yung iba thumbs up. So, dun sa mga napili ko, naggawa ko ng raffle. At ang nabunot po, ang pangalan, eto na, dan-dan-dan. Teka, bibigyan ko ng magandang intro. Eto na yung intro para sa nanalo. Ay, sorry, flash pala yun ng CR. Ang nanalo po ay si Cynthia Medina Gracia. Yan, Gracia. Cynthia Medina Gracia. Siya po yung nag-share, na publicly share, at the same time may heart-heart. Okay? At ito pong FB Live natin, ipopost ko sa YouTube. Sa mga hindi nakakalam, meron po akong YouTube channel. Ito po yung Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. Halos pare-pareho naman. Gabay sa Kalusugan, tapos Gabay sa Kalusugan itong aking dating column sa dyaryo, yung itong radio program dati, ganun din. At sa YouTube, ganun din. So sa mga nasa FB, please subscribe dun sa ating YouTube. Minsan nag-aano ako ng mga kalokohan. Okay, so taka 30 minutes na tayo, no? Ang bilis, no? Pero marami pa akong gustong i-share. Ang gagawin ko, ipopost ko na lang mamaya dahil napakahaba po nito. Yung importante po,
ma-encourage ko kayo na huwag ma-disappoint. Huwag yung parang hopeless na lahat naman po tayo nakakaramdam nito. Lahat po, walang mayaman, walang mahirap. Kasi ang hirap mababasa mo sa Facebook, ay mahirap kami, wala pong pinipili itong virus na to. Sa katunayan, karamihan po nang namatay, mayayaman. Karamihan po sila, di ba, mga doktor na maayos ang buhay. Oh, so huwag niyo pong sabihin yan, wala pong pinipili ito. Kaya mag-ingat po tayong lahat, sundin niyo lang po yung mga binibilin ng ating gobyerno sa pagdating sa social distancing, wear mask palagi. Kung hindi mahalaga po ang inyong lakad, huwag na po kayong lumabas ng bahay. Okay? So mahalaga po yung pinag-usapan natin ngayon kasi kung meron po kayong ganyan naramdaman at talagang pinapahirapan kayo, please, pumunta na sa doktor para masuri maigi at maalis natin o mabawasan yung mga pwedeng mangyaring problema sa mga susunod na araw. Okay? So, at syempre, kakantahan ko kayo. Kayo naman, masyado kayo nagmamadali. Marami ako nakita dyan na ano ah. Tingnan ko nga. Uy, ang dami pala. Thank you po ah. Mamaya, sasagutin ko po yung mga tanong nyo. Sasagutin ko mamaya. Kasi hindi ko po mabasa lahat na habang nandito ko, no? Pero sasagutin ko po, ha? Maraming salamat. Nagustuhan niyo ba yung aking paliwanag? Konting heart naman dyan. Heart. Bigyan niyo naman ako ng heart para malaman ko lang kung nagustuhan niyo po yung paliwanag ko. So, malinaw po, ha? Malinaw, ha? Okay. So, ito po. Pinale, syempre. Bibigyan ko kayo ng pinale. Ito ay para sa inyong lahat. Ay masasaktan, pangako ko, ang puso mo'y hindi pakakawalan. Paano maiintindihan na ako'y nananapit? Kaya nagdarama ang tamis ng iyong halik. Lagi mong inatrasan ang sugod ang nagmamahal. Salamat po. At sana po nagustuhan niyo po ang ating lecture ngayong gabi. At sana may natutunan kayo at na-entertain. Maraming salamat po. Ito po si Dr. Gary C, ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!